Alright, so welcome again sa ating YouTube channel. This is Blackman Moto. At maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng ating video. Salamat sa mga supporters natin dyan. Alright, so this afternoon ay pupunta tayo ng San Pablo. At may pupunta lang mahalagang bagay. At siguro saglitin na din namin yung Sampaloc Lake. Okay, ano man ang mapuntahan namin doon. At samahan nyo kami sa aming rides ngayon sa aming pupuntahan. At shoutout nga pala kay Christian Porte. Alright, shoutout sa iyo tol. Kung nasan ka man ngayon ay magpakasaya ka at mabuhay ka hanggat gusto mo. At alam ko naman masarap mabuhay. Alright, at balita ko ikaw ay gumagawa ng mga motorsiklo, di ba? Ang yung mga basic, parang ikaw ang gumagawa. Baka naman pag may sira yung motor ko, pwede na ikaw ang gumawa. Alright, so shout out sa iyo tol at magingat ka palagi sa iyong mga lakad. At okay na dito nga tayo ngayon sa Red B. Red B Lucena going to San Pablo. Dito tayo nagmula. Hopefully maganda ang biyahe natin ngayon. Wala tayong aksidente na maranasan sa daan. Mga kasalubong natin, mga kasabay natin, sana ay safe lahat. Alright, yun naman ang goal natin eh, diba? Ay makauwi tayo ng safe. Kasi lalo na yung mga nakamotorsiklo, talagang high risk tayo pagdating sa mga aksidente. Kasi dadalo yung gulong natin. Kaya ride safe tayo palagi. At of course, huwag natin kalimutan mag-pray bago magbiyahe, diba? Nakakagaan ng loob yun eh, diba? Kasi alam mo naman sa daan, madami tayong mga kasalamuha. Minsan talaga nagkakaroon ng pagtatalo sa daan dahil sa init ng ulo. Kaya magbaon tayo ng pasensya. Maraming pasensya pag tayo nagbabiyahe. Kasi ang daming kamoting riders. Speaking of kamote, ha, talagang hindi talaga may iwasan yung sa daan. Kahit naman minsan, di ba? Aminin natin sa sarili natin na minsan naging kamote tayo, lalo na tayo kapag nagmamadali. Diba? Dapat tayo, lagi lang tayong safe. Okay? Time check is 1:30 in the afternoon. Tingnan natin kung kaya ng 1 hour yung going to San Pablo. Kasi doon ako mapapasign eh. Doon ako mapapasign at ang plano ko mag-uwi na lang. Doon may bahay naman at yun ang pumuntahan natin ngayon doon. Tingnan natin yung bahay na kinuha para sa atin. Kung okay. At dahil naman mahilig ako mag-rides, okay lang sa akin mag-uwian. Okay lang sa akin yun, walang problema yan. Kahit umuulan, magkapote na lang, di ba? Kaya lang minsan ay ano yun, nakakapagod pag lagi eh. Bakit parang traffic ngayon? Bagal nung dali ng sasakyan. Meron na naman. Wala naman. Oho. Okay, sa sariyay na tayo magpapagas. Madami pa namin gas natin. Okay, NMAX. Nandun ang tunog, open pipe. Open pipe. Parang para may silencer kaya, kasi medyo hindi ganun kalakas yung tunog eh. Hindi ko alam kung pwede yan yung open pipe. Pero stock is good tayo. Stock is good. Kasi wala tayong pambili ng ganyan eh.
traffic again and again and again. Oh ho ho. Dapat ang dala kong motor ngayon, yung motor ng kaibigan ko, yung sniper din niya. Kasi nagtatanong ako kung okay ba ang shifter. Ay, so happy na naka-shifter yon. Kaya lang, nung tinayasin ko kayo na medyo may problema eh. Medyo 8 yung unahan, yung fork sa unahan, yung shock sa unahan. So, mahirap iliko. Kaya, itong akin ang gagamitin ko ngayon. So, nagtanong-tanong naman tayo. May mga tropa tayong tinanong eh, mga naka-shifter, mga naka-stock. So, iba't iba ng opinion. Okay? Iba't iba sila ng opinion pagdating sa shifter ba or stock. Pero, tinanong yung mga naka-shifter, of course, sasagot nila, maganda yung naka-shifter. Doon naman sa mga hindi naka-shifter, at nag-try ng mag-shifter dati, kaya sila nagbalik sa stock kasi mga halay daw eh. So, mga halay daw. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung papa-shifter ko ba o hindi. Kasi marami nagsasabi na wag na kasi mangalay pag ikaw ay mahilig magbiyahe. So mangalay yun. Sinubukan ko kayo na, ang tanong, drive ko naman kayo na yung shifter. Nakataas talaga yung, nakabend talaga yung binte. Nakabend talaga. Ay ako'y 5'11", tapos sniper user tayo. Alam niyo naman yung size ng sniper lang. Tapos 5'11 height natin. Medyo ngalay. Hindi ko nasubukan ng matagal i-drive yun eh. Mga 15 minutes lang. Medyo nakakangawit sa una. Nakakangawit. Sabi naman ng iba, nung mga naka-shifter na matatangka din, sana yan lang daw. Sana yan. So, hindi pa ako decided kung ipapa-shifter ko o hindi. Hindi ko nung manghihiram ulit ako. Next week, dun sa kaibigan ko, kung pwede na, kung maayos yung motor niya. Okay, kung may bahay natin na medyo malayo-layo at susubukan natin kung maganda nga ang shifter or mag-i-stay tayo sa stock. Alright, kung kayo may mga opinion o suggestion na mas maganda, so mag-comment na lang kayo dyan sa baba. At salamat sa mga comment. Salamat dun sa mga magsasuggest kung ano magandang palagay natin sa motor o kung mag-i-stay tayo sa stock or mag-shifter tayo. Alright. Kasi may nababasa ako sa mga Facebook page ng sniper page na ano eh, kapag naka-shifter, medyo mahina daw yung preno sa likod. Medyo naghina daw, unlike nung stock. So, yun lang naman yung mga kinukonsider ko din eh, di ba? Ng mga bagay-bagay bago tayo magpakabit ng shifter. Kasi sa stock, okay naman tayo eh, okay naman positioning natin. So, of course, kapag naka-shifter, medyo maganda ang datingan eh, di ba? Maangas. Dagdag pogi. Dagdag pogi ng motor natin yun. And then, sa mga bankingan, talagang quality. Yun talaga, yun ang advantage ng naka-shifter. Talagang bankingan. Swabe ka. Talagang maganda ang galawan kapag sa bankingan. So anyway, sana next week matesting natin yun kung okay na, kung mapapagawa na niya. At ang matingnan natin, kasi hindi pa ako nakaka-experience na mag-drive ng almost an hour na naka-shifter eh. Diba? Kaya kung kayo may suggestion dyan, so i-comment nyo na lang at babasahin natin yan. Alright.